Mutton dito sa Kuwait na mayroon siyang inilalagay na bamia or okra or lady finger na tinatawag sa iba't ibang bansa. Ang yun na po ang gagawin natin ngayon. Tara na po at i-share ko sa inyo kung paano ko siya gawin. Dito po, naghanda na ako ng ating paglulutuan at nabuksan ko rin ng apoy at para mainit na rin ng ating kaldero. At yan po, naghanda na rin po ako ng butter. 1/3 stick lang po ng ating butter ang aking kailangan gamitin. At para hindi din po masunog ang ating butter, magdagdag po tayo ng konting oil sa ating butter habang hinihintay po natin ang kanyang pagkatunaw. Konting sutay-sutay lang po ang gagawin natin para hindi lang talaga siya masunog. Pero pag medyo na tunaw na ang ating butter, i-prepare na natin na igisa ang ating mga ingredients. So, ayan po, at natutunaw na, pwede na po natin ilagay ang ating luya. Ginayat ko lang po yung luya ng napaka na pinong-pino po para hindi naman po maano pag kinakagat siya. At saka dagdag na rin po natin ang ating bawang. Nagamit po ako dyan ang 3 cloves lang ng ating bawang. Kasi mas masarap po pag marami-rami yung ating bawang kasi masarap yung kanyang aroma. Hintayin po muna nating medyo maluto yung ating bawang at pag napansin nyo na lumalabas na ang kanyang aroma, lagay nyo na po yung inyong ang ating ginayat na sibuyas na pula. Pwede naman po kayong gumamit ng puti o kung anong klaseng sibuyas ang gusto ninyong gamitin, pwede po yan. Pero ako, ang meron po kasi ay yung sibuyas na pula, so yun ang ginamit ko. Tapos po, isutay-sutay natin at pag na-sutay na natin ang ating sibuyas at luto na, lagay na po natin dyan ay ang ating kamatis. Dyan po, nang lagay kong kamatis, 2 maliliit lang po yung kamatis na nilagay ko dyan. Kasi option na lang naman po yung kamatis na paglalagay na press na ano. Talaga, actually, ang kailangan mo dyan ay tomato puree. So, ang meron ko po ay kakaunti yung aking tomato puree. Kaya, nidagdagan ko muna ng ating kamatis na fresh tomato. Pag medyo nakita mo ng medyo soften na yung ating tomato, idagdag nyo po yung tomato puree na inyong ginawa. Dadagdagan kasi mas malasa po pag marami ang ating kamatis. Pag nakalagay ka na dyan, inyong halu-haluin lang ang inyong niluluto para ho ma-dissolve ang ating lahat na ingredients. Tapos pwede na po kayong maglagay dyan ng tomato paste. Ang aking gamit na tomato paste dyan po ay isang pack. Yung isa pong talagang pack na tomato paste para mas lalong lumasa siya. Kasi mawawala rin naman po yan dahil pag mamaya maglalagay ka po ng ating tubig. Ang gagamitin po natin dyan ay ang ating pinakuluan sa ating karne. Yun po ang gagamitin natin na pang sabaw sa ating niluluto. So, pag nakita mo na po, isinutay mo na dyan, pwede ka na po maglagay ng pampalasa mo. Lagyan mo na po ng isang cube. Lalagyan po natin yan ng tawag dito. Meron pong nagagamit na pang meat masala. Yun, kung meron po kayo, lagyan nyo po ng meat masala. Lagyan nyo ng cumin. Isang puro po yan, kalahating kutsara lang naman po ang ginagamit ko yan. Tapos lalagyan din po natin yan ng curry powder. Lalagay puro lang po kalahating kutsarita lang po ang ilalagay natin. Tapos lalagyan din po natin siya ng black pepper. Para mayroon po kunting anghang. Tapos lagyan din natin siya ng kunting salt kung kulang pa ang lasa sa inyo nung nilagay nyong cube. Pero ako, di ko muna po nilagyan. Tinantad siya ko muna. Baka hindi pa talaga siya. Baka umalat. So, ngayon, pwede nyo nang ilagay yung inyong karne.
Pwede naman ko kahit anong klaseng karne ang gagamitin nyo. Diyan. Dito naman po kasi sa Arabo, ang kalimitan ay beef at saka yung mutton lang na meat. Tapos, pwede na po ninyong ilagay yung inyong isasawaw na tubig. Yan po ay yung tubig na pinakuluan po natin yung ating karne. Yan po ang ating ilalagay na pangsabaw sa ating niluluto. Tapos, kailangan lang po natin yung munang isote ng konti, tapos isimmer lang po natin siya. Hintayin po natin mag-tenders yung ating ang ating karne. Tapos after 10 minutes na paghihintay, pwede na po natin dyan ilagay yung iba pa nating ingredients. Nilagyan ko po dyan ng coriander leaf para po lumasa. Pero yung kalahati po ng coriander leaf, mamaya ko po yun, isusote ko po yung kasama ng bawang para po pang-topping sa ating pagkain. So, ngayon po, pwede na po natin dyan ilagay din ang ating iba pang tawag dito, ang ating ibang ingredients. So, after 5 minutes naman po uli, after na na-simmer natin, dyan po ilagay na natin ang ating okra or ang lady finger na tinatawag. At pwede na rin din natin isabay ang ating patatas. Yung patatas po, pag kung halimbawa nagmamadali po kayo, pwede nyo yung pakuluan yung patatas para madali nyo na lang ilubog dyan pag ano na. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, pwedeng kahinay-hinay lang yung paggagawa nyo yan hanggang matenderas yung ating niluluto. So pag nakita nyo na po, nahalo nyo na lahat yung inyong mga ingredients, yan po, pwede na siya. Hintayin nyo lang siyang masimmer at makita ninyong maluluto na. So, ayan po, luto na siya, pero kailangan ng konting in-in. So, hintayin po muna natin ng after 5 minutes. Tapos, okay na po yan. So, ito na po ang aking nagawa na stew mutton with lady finger. Sana po nagustuhan nyo ang aking ginawa. Masarap po ito. The moment of truth. Tikman na po natin. Ito na po, tikman na po natin. Pero sobra pang init. Wala. Init po. Sarap po. Yan po, okra.